kapatid naman nating motorista sa Quezon City, ingat pa sa pagbiyahe. Hindi na lang kasi traffic enforcers ang maninita kapag meron kayong violation. Oras na mahuli kayo sa CCTV, abay wala nang usap-usap. Multa agad. Magbabalita si Hannibal Talepe. Epektibo na ngayong araw ang No Contact Apprehension Program sa Quezon City. Ang sister rito, mahuhuli na gamit ang CCTV ang mga traffic violators sa lungsod. Makatatanggap na lang sila ng notice of violation na kailangan nilang bayaran sa Quezon City. Kaya ang ilang driver, wala pa man din, umaaray na. Mahirap sir kasi hindi namin mape-perfect ang traffic sa kalsada eh. Magkakamali po talaga kami. Paliwanag ng Quezon City Task Force for Transport and Traffic Management, para rin ito sa kapakanan ng mga motorista. Iwas aksidente na raw, iwas pa sa korupsyon sa kalsada. Alam naman po dati sa kultura na pagpapadya sa Pilipinas ay pag walang bantay, di-disregard yung mga ilaw po natin, yung mga light parking. So nagkakaroon ng mga insidente ng mga paggaan sa lansangan. Yung korupsyon ng sa lansangan na yung driver nag-aalok ng suhol sa enforcer. Yung enforcer nanghingi ng suhol. Ayun po yung mga dahilan din kung bakit tayo matatagay ng mga kamera sa lansangan. Ang mga motoristang lalabag sa traffic rules ng Quezon City, pagbumultahin ng 3,000 piso. Depende pa yan sa kanilang traffic violations. Pero ang ipapataw na multa, hindi raw katanggap-tanggap, lalo sa sitwasyon ngayon. Hindi ko nga po mabayad-bayaran. Ay, mabigat sobra. Wala nangyayari sa biyahe namin. Taas pa ng gasolina. Yung kita namin, kinakain na lang ng gasolina. Baba nila yung penalty. Kasi masyadong mahal, tapos di namin kaya na bayaran. Pero malabo pa yung mapagbigyan. Kasado na rin kasi ang mga kamera na nakakabit sa pangunahing kalsada sa lungsod, gaya sa Quirino Highway, sa Susano Road, Zabarte Road at Tandang Sora. Kasama rin ang West Avenue Baler, East Avenue BIR, Camyas Kalayaan, Pituason 13th Avenue at Tuazon 15th Avenue. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.